Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang sinabi ni Draymond Green na nagkatotoo, yan ang ating pag-usapan sa video nating ito. Ngunit bago nga yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. So isang magandang panalo na naman ang ginawa ng Warriors nang makaharap nila ulit ang Houston Rockets mga kaibigan, na sa mga hindi pa nakakaalam ang Rockets ay hindi nanalo ng kahit isang beses man lang sa Warriors ngayong season. Ibig sabihin pinupulbos lang sila ng gold-blooded sa bawat laban, at sa katatapos na game nila ay talagang kinawawa ng GSW ang kalaban na kung saan tambak ang inabot ng home team sa visiting team. Ngayon ay may 42-34 win-loss record na ang Dubs, hindi masyadong malayo ito sa mga team na nasa taas sa kanila. May 6 na natitirang laban pa sila, ibig sabihin kung magtuloy-tuloy ang mga panalo pa nila sa paparating pang mga games ay paniguradong aakyat pa sila sa standing sa Western Conference. Imposible na silang mahabol pa ng Rockets, ngunit hindi dapat napakampanti at dapat ipanalo lahat ng mga natitirang games para masiguro ang pagpasok ng playoffs. Nakadepende na lang din sa performance ng mga team na nasa taas sa kanila, kaya sa ngayon ay patuloy pa nating aabangan ang mga laban ng gold-blooded. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo sa Warriors? At sa ginawang 6 straight win games ng kupunan ngayon, mag-comment lang po. Ngayon ay dito na tayo sa sinabi ni Green na nagkatotoo mga kaibigan, na sa mga hindi pa nakakaalam bago ang laban ng GSW vs Rockets ay sinabi na ni Green na kumbaga tatulonan lang talaga nila ang Rockets, tataposin ang pag-asa ng Houston na makapasok sa playoffs. Totoo nga sinabi ni Dre, ibang klase talaga si Green, alam na alam kung hanggang saan lang kakayahan ng kalaban. Ito po ang sinabi ng former Defensive Player of the Year. Really big time win for us, especially with the Rockets coming out to play. They have lost a couple in a row. And, you know, you're 3 games behind with 7 games left. And you're losing the tiebreaker. So, 4 games behind in a sense with 7 to go. My math serves me correctly. Tomorrow will be an opportunity to end their season. Their playoff hopes. If my math serves me correctly, maybe there will be one more game. I haven't looked that up. That's just some rough math for you math geniuses out there that's going to be like, no, they're not mathematically eliminated. And you, like, great. Almost.